At ito, nakakakilabot na kailangan nating paghandaan, na kailangan yung mga taong simbahan, lahat ng Pilipino ay makaalam. Kami po ito ang balita sa loob ng Malacañang. Hindi ko to information, galing sa loob ng Malacañang. Hello, Miss Maharlika. Okay. About last night, Michael Ma and Lisa plan, okay, ano, plan sa protest rally kapag pumunta na yung tao sa Malacañang. Kinakabahan na po sila. Mm-hmm. Okay? Takot na. Pakisabi po sa taong bayan yung plano nila. Okay? This is not my words. Coming from our puting ahas. Miss Maharlika, ito yung narinig namin sa meeting. Mm-hmm. Please, sabi niya dito, please protektahan niyo po yung aking identity. Baka magurgur ako. They going poison, nakalagay dito. Oho, lason ha? Lason diba? Spray. They going pee, you know what I mean? Through spray, mm-hmm, or air, lahat ng pupunta sa Malacañang. Na, sabi niya dito, magically through riot police. Please, sabi niya, Miss Maharlika, do something about this. Mga kababayan, wala po akong kapangyarihan. Hindi po ako police, hindi ako AFP. Wala akong peso sa gobyerno. Ang kapangyarihan ko lang ay katotohanan at itong tagapaghatid sa inyo ng impormasyon galing sa loob. Okay? According to our source, gagamit sila ng P through chemical chuba-chuchu na kapag nag-attempt ang Pilipino ay mag-spray sila or you know what I mean. Mag-spray, okay? Ng lason pag mayroong mag-rally sa Malacañang. Actually, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya. Grabe ah, grabing plano. Iwan ba yan? Sabi ko na ganun. Okay? Sabi ko, ma'am, sobrang salamat ha. Sabi ko na ganun. Yung malasakit mo, sabi ko ganun sa kanya. Sobrang salamat sa malasakit mo. At sinasabi mo ito sa akin. Oh, ano sabi niya? They don't use tear gas. Gagamitin nila air spray lazones. Air spray like poison, you know, ang gagamitin nila, hindi okay. Tear gas. Oh. Pinapa-verify ko na po. Pinapa-verify ko if, sabi niya, anong klase? Pinapa-verify ko po doon sa pinapa-verify ko po kung anong klase doon sa contact. Na kumuha sila ng sample kung meron. Yan po ang nangyari, sabi niya, sa loob. Elan to? The other night. Habang naglulusob sila sa KOGC. Yan po yung nangyari sa meeting kagabi sa Malacañang with Michael, Ma and Lisa, Tambi, nakalagay dito, Tambi, BBM, and Lagda, Lagda Mayo. Mm-hmm. Umalis po muna si Abalos before Michael Ma came in. This is a warning to the Filipino people. Narinig niyo na yung nakakakilabot? O to, meron pa. This is a warning to the Filipino people. And if anuman ang mangyari, si Abalos ang masisisi. Mm-hmm. Nakita niyo mga kababayan, ang ginawa nila sa KOJC, sabi ko nga, whether ano ang iyong relihiyon, ano ang iyong political affiliation, tama ba na inisprehan ng pulis huling-huli sa camera? Yung isang secretary yun eh. Okay? Sa KOJC, harap-harapan, may camera, inisprehan niya. Inisprehan patalikod. What if may lazones yun? Kaya nga, kung lason yun, patay. What if kung merong lazones, yung ano na yun, yung inispray niya, edi na tsugi na lang ng ganun-ganun yun? Correct. Hindi malayo na gagawin nila dahil yan ay yung kanilang guinea pigs ay ang mga KOJC. Tinitignan nila kung aalma ang taong bayan. Mm-hmm.
Imagine mo, may report kanina na allegedly ay pagbabangbangin nila ang buong KOJC. Na-preempt yun. Na-preempt, kaya maaari nag-isip-isip sila. The more na na-preempt, the more na nalalaman natin ahead of time, na-aalarma sila. Kaya kung napapansin ninyo, kapag ako ay may nilalabas na information picture, anong ginagawa nila? Kung nagpalabas tayo ng pulburonic video, di ba nagpa-presson lahat ang mga Buwakan ng Ina? Ano sabi ng ni Gibo? Ano sabi ni Abalos? Ano sabi ng PNP? Ano sabi ng NBI? Imagine mo. Ano sabi ng mga hunghang sa Malacanang? All of them versus me, versus Maharlika. Parang Inday Sara, di ba ilan sila doon? 40 plus? 1 versus 47. 1 versus, well, you, kasama kayo palangga, versus ano na to, itong mga bangag na ito. Ano sabi sa akin nung na-viral na at na multi-million, I think 100 million views na, you know, across social media, pilit nilang pinatanggal. Minawarningan namin ang publiko na wag i-share. Sabi ni Abalos, minawarningan namin. Pangiwi-ngiwi. Kasi ito ay AI, sabi ng gago, di ba? Oh. At gagawa kami ng task force pulburon. Di ba? Gagawa daw sila ng task force para panagutin. Pananagutin namin na naglabas ng video, ganun-ganun. Oh, 'di ba? I challenge them. That was July 21. I challenge them dito sa party namin. I challenge you, I'll give you 3 days to file against me kung AI yan. Hanggang ngayon po, walang case na sinasabi nilang AI. Kasi authenticated here. In America, nasa rin pala ako ni mga... Okay, ayun, nandun sa papel. So, dahil authenticated yung aking video, tiyan mo, tumahimik sila lahat. So, nilabas naman ako ng video na si Lisa Tanas at si Bangal Jr. ay kasama mga Pogo operators, nagpa-presscon sila kasi nilabas ni Attorney Topacio. Ibig sabihin, may impact. Tagos hanggang kaloob-looban ng mga demonyong ito yung ating ini-expose, mga kababayan. At ang sinasabi nila na during that time ay, itong sabi ng isa, yung kanina yung may kaso. Okay? Ang sinasabi niya, mga kababayan, na ito daw ang Pogo during that time ni Pangulong Duterte ay legal naman. Bakit sinabi ko bang illegal? Wala akong ginabing ganyan. Okay? Ang sabi ko, mga kababayan, okay, si pangalan nito, oh, itong si, may bago na namang, ano, ito si Alfonso. Oy, Alfonso, makinig ka. Ang sinabi ko, campaign period, yung mga Pogo operators, nag-alay kay Lisa Tanas ng 750 million. Actually, dalawang beses silang nag, ang matatandaan ko yung information, nag-fundraising sa mga Pogo operators during that time na mga legal operators. 250 ang unang inalay kay Lisa Tanas at kay Bangag, then 500 million ayon sa ating source. So wala akong sinabi na illegal nung panahon na yun. Wala akong sinabing ganyan, Alfonso. Ang sinabi ko na tinapatan ni Kimong ayon sa aking source ng 750. Kaya naman itong sila kasi o ngayon ay tinabla ni Lisa Tanas. Kaya tignan mo, diba? Tiyatawag sa Congress. Ganito kademonyo si Lisa Tanas. Imagine mo, 750 million inalay sa kanila. O, yun ang narrative. Yun yung kwento ng picture. Hindi yung sinasabi mong Marites. O, sabi nga ni Inday, Your Honor, wala naman akong sinabing ganyan. Okay? Na conspiracy theory, remember that? Sabi ni Inday, Your Honor, wala... Anyway, ulitin ko lang. Ha? Ulitin ko yung nakakapangilabot na breaking news ni Maharlika dito kasi yun ang gusto ko ring ipopost para maalarma kayo mga taong bayan. Sabi ng informer ni Maharlika na galing sa loob ng Malacañang na nagmi-meeting daw si Michael Ma at si Lisa Marcos, si Tambi at si Bangag at si Abalos. Andyan ba yun? Oh. Kasi naaalarma na daw sila, natatakot na sila ngayon dahil marami nang nagra-rally kahit saan. Pag kayo daw mga taong bayan ay mag-rally na magpunta sa Malacañang
ay iesprihan daw kayo. Hindi daw kayo gagamitan ng tear gas, kundi ang gagamitin na spray ay yung lason daw. On air spray na lason. So, kayo na lang ang mag-isip niyan. Basta yan ang sinasabi ni Maharlika kanina, na galing sa Malacanang. Yan na information na naririnig ang meeting ni Lisa Marcos at ni Michael Ma at ni BBM at si Tambaloslos. Na pag mayroon dang umaataking mga rallyista sa Malacanang, i-esprihan kayo ng lason daw na spray on air. Hindi daw gagamit, hindi kayo gagamit ng tear gas kundi lason. Gusto kayong tsugiin mga taong bayan. So ito, kailangan gising-gising. Oh, ngayon inuulit ko kasi ito ang importante na ipaalam, malalaman ng taong bayan ngayon. Naggalit na sa administrasyong bangag. Ah, ingat po kayo. At ito ang tandaan ninyo, pag kayo'y mag-rally-rally, kailangan may mga ano kayo, bit-bit na mga pang-protection at cover ninyo. Okay, yun lang. Inuulit ko lang yun, para yung sinasabi ni Maharlika, para talagang hindi makalimutan, matandaan nyo na ganun ang balak ngayon ng Malacanang. Pag mayroong mga rallyista na pupunta sa Malacanang, yun daw ang plano nila ni Michael Ma at ni Lisa, ni Tambaloslos at ni Bangag.